Sino ba naman ang hindi nasisenti kapag umuulan? At kung malayo ka ngayon sa mga mahal mo sa buhay, the season will definitely remind you of home. Oh my God. Para hindi ka na masipangs, pagsaluhan natin ang mga pagkain ng masarap uwian at balik-balikan. Sa Bulacan kung saan lumaki si Sparkle Teen Aidan Generacion, isang recipe ang labis na nagpapaalala sa kanyang kabataan. So, isa din po yun sa mga paborito kong niluluto sa akin ng tita ko. Yung dish na to? Yung dish na to, parang, na inenda namin. Parang secret din yung dish na yan. Yung secret. Na. Parang may surprise din kami sa'yo, Chef. That's nice, that's nice. Watermelon stew. Thank you, Chef. Sa bandang Maynila, isang dayuhan ang kahanap ng bagong kabuhayan ng ipatikim niya sa kanyang mga kababayan, ang biryani recipe na kinagisnan niya sa Egypt. Egyptian biryani, Rajib Basmati rice 100%, all the ingredients from Arab country. One, the quality number one. I cook my biryani by my own way. I make 100 order for the poor people in the room. This three. It's perfect because it's giving the taste and clean and everything so that it's masarap. Kung ako naman ang tatanungin, itag ang madalas kong binibili at niluluto sa tuwing magagawi ako sa Barlig. And if there's a dish that brings the comfort of home, adobo yan. Sa bahay ni Rocco Nacino, ipinakita ko sa kanya na ang adobo, may isasarap pa kapag hinaluan mo ng gulay. Pag gantong klase ng luto ng adobo, mas malakas yung kain ko. Siguro kung sa dry adobo, mga dalawang kanin ako, dito apat, lima, ganun, mga tipong ganun. So, flight yan? Oo, kaya talaga eh. So this is, I mean, tinge of everything. Yeah. I like. Ay, perfect na nilagay mo ng, ano, sili. Diba, parang boom. Yung sipa. Simula pa nung bata pa siya, mahilig daw mag-food trip si Narahil Birria at ang kanyang pamilya. Nang mabisita ako sa kanilang kusina, sinubukan kong i-recreate ang alubay nga. Isang dish na paborito ng kanyang amang Pakistani. So habang ginagawa mong paste yan, yung pan natin, lalagyan ko lang ng butter. So basically, binabrown ko lang yung butter natin. So once I'm satisfied, tabi ko lang to, ah. And then using the some of our butter, magpa-fry lang ako ng ating eggplant. Alright, yung eggplants natin, goods na siya. So we can actually do the cooking. I'll be toasting some of our spices first. So I have here cumin seeds, some bay leaves. Since na-tosta na yung ating cumin seeds tsaka yung bay leaves, tsaka di ba, bango na, no? We'll just be adding our tomatoes and onion. My God! Bango! Diba? So, lalagay lang natin yung ating ginger, garlic, and chili paste. We'll just season this with some salt and pepper. Yeah. And so, once we have yung ganyang aroma, actually, mas magiging intense pa yan eh. Wow. Pwede na nating dagdagan ng iba pa nating spices. We have ground cumin. We also have chilies. And for color, tsaka for health benefits, so here, we're having a very nice paste. We'll add in our potatoes. Sasabihin ko sana ito yung bida nung dish, pero hindi. It's the herbs and spices that we put in. Kumbaga ito lang yung vehicle na magsasakay sa lahat ng flavors na binuo natin. Let's add in some coriander stems and roots. You know.
Yan pa lang, ganda na ng kulay, oh. Siyempre, water. And more salt, of course. We'll just simmer this hanggang maluto yung patatas. Last minute, ilalagay natin yung ating eggplant. So, by request? Yeah! Tingnan mo yung sauce, brother. Oh. Look at the sauce, baby. Patry nga ako dyan. You asked for it. Oh my God. Oo nga, no? Biglang ano eh. Sobra ano niya, flavorful. Lagay natin yung eggplant. Masarap. Masado naman. Oh, pwede na po. Oo. Okay? Kayo. Maahang, ma. Tama lang. Ah, ba't ako naahangan ako? So, mas sanay pa pala siya sa akin. Mali ka nang gusto i-prank, Brad. Wow, John. Grabe. Nakaka-speechless yun. Yung dami ng premyo, heaven. Talaga yes. Nakakatakot. Yun na nga! After ng very, ano, festive na food, ito na kami sa inuman. Inuman. Favorite bar! Cheers, cheers, cheers! Uy, ang cute ng mga drinks natin. Iba't iba yung color. Pero parang red yung sa'yo. Ano yung sa'yo? Yes. Ito ay sangria red wine. Yes. Triple set brandy. Yun yung laman ng sangria niya. And okay. Nakikita natin, full of fruits. Yes, may mga mansanas. That is a orange. Ah, this is a orange. Sure. Ayoko na sumabay dito, piling ko mag-aawit. Sa inyo, ano yung sa inyo? Sa akin, medyo parang ang kakulay niya, Green Lagoon. Green Lagoon? Yan ang tawag sa drink mo? Hindi. Ah. Ang tawag sa kanya, every... Wala ko Green Lagoon talaga yung... Ang tawag po dito, ang tawag po dito mga ka-ATM, Albahaca. Ito naman, ano siya, gin, tsaka basil. Oh, I love gin. I like gin kasi hindi masyado mahang. Ito pag chill lang, chill drink. Chill drink, hindi masyado mahang. Chill drink dito ang gin? Hindi ka maka-over test. Oo, kesa sa rum, kesa sa tea. Hindi ka maka-over test. Yeah, kaya it's the go-to drink. Ano yung paborito mo sa so far sa nalalasahan mo dun sa drink mo? Yung basil. Parang yung gin, parang wala lang. Pero yung basil, it adds flavor to it. So, ang sarap. Parang siyang safe drink kapag may lakad ka o may work the next day. The next day. Yan ang gagawin mo. Okay, it's my parang sa'yo, ganyan yung palagi kong in-order. Oo, oh, nung dumating, kinuha ko agad. Pero anong tawag sa'yo? It's a whiskey sour. Whiskey sour. Favorite ko amaretto sour, pero it's very similar. And mostly pag sa mga, alam na lang. Kaya, ano na sour? Pag wala amaretto, ito yung go-to. Whiskey sour, so this is bourbon whiskey. It has a bit of lemon. And what you see on top, it's... Yung foam. The foam. It's actually egg white. And dati nung nalaman ko na egg white, pinatanggal ko siya. Pero ngayon na-appreciate ko. Kasi I didn't know na pwede pa ng egg white. Uy! Ano na yan? Sige, dalawa! Sige, ate, inumin muna! Ayoko na! Kaya siya sinakakatawa. Tapos, wait lang, linawin lang niya. Ito, I like the foam. Tapos may dalawa itong katawa. Ang dami mong impormasyon. Ano, parami yung info rin. Yeah. Anyway. Oh, God, Lord. Kapag busog ka talaga. Cheers! Vibration ng breathing. Ang sarap ba? Wala pa yung kaya no. Oh, go. Ang sarap ba? Anong lasa niya? Anong lasa niya? Alam nyo, okay, kaya ako tumatawa kasi hindi ano? Bakit? Share mo naman. Kaya hindi siya mahilig sa wine. Hindi siya mahilig sa wine. Kaya sabi niya, mag-swap na tayo. Bakit ganyan tayo sa kanya? Tignan mo kung gusto mo to. Hindi. Okay ako dito. Magawa. Sorry lang yan. Ay, pero... Uy, try door yan yung mga ganyan na drinks. Oo. Mag-try door ang kami. Try door, tote. Kasi may dinadaan sa fruit sir yung tamis para mamask yung alak dyan. Pero what about yours? Yeah, parang mag-iwan ako maraming dahon niya. Mine is a classic mojito. Oh, it's a mojito! So, wow! Mojito usually mint, lime. Yeah. Tapos white rum and soda water usually. Definitely. Ang thing pinagkaiba lang nito, magtinagtad ng mint. So, yun yung nakaiba sa mojito niya. Pero anong lasa? Lasa ang ano? Habang nagsasalita, ako na bahala. Anong lasa? Lasa fresh. It feels fresh, it tastes fresh. Wow. Refreshing yan. Refreshing, yeah. Refreshing na rin. Yeah, absolutely. Can you say it's alcoholic? Of course, oh, naman.
To cap our rainy day food trip, magtimpla na tayo ng kape at sabayan natin ang minatamis na papawi sa inyong sweet cravings. Kung mag-aagahan ka sa mornings in Banawe, siphon coffee ang mainam na inumin sa iyong first meal of the day. Kung ikaw naman ay mahilig sa sweet pastry, hindi ka mauubusan ng options sa bread buffet ng Lala Garden Cafe. Wow, John! Grabe! Nakaka-speechless yung dami heaven. Ng spread nyo, heaven talaga, yes. Nakakasalid. Eto, titigman natin yung mga favorites ni John. Strawberry tart, sobrang balanced yung flavor, hindi matamis. For me, swak na swak. Winner to winner. Korean vanilla. Siguro mas na-appreciate ko siya kasi galing ako sa isang matamis na dish. Gusto ko patok na patok or labas na labas yung lasa ng mix. Shake for one? Why not two? Sa laki ng ice drink na ito sa The Porch, talaga namang kakailanganin mong tumawag ng resback. Tinan nyo naman yung size ng shake nila dito. Kung titignan nyo lang kung gaano kalaki yung shake na to, hindi ko siya maiinom nang nakaupo ako. Kailangan kong tumayo. So, tikman na natin. Chocolate shake, ang tamis, masarap. Kadate na lang yung kulang ko. Sa hanay ng cafes na may strawberry shortcake, ang version ng Old Baguio Cafe na yata ang pinakasaka lang. Sa Baguio lang naman mismo nang gagaling ang cake na meron sila sa kanilang cafe sa Quezon City. Pinost ko siya sa community namin. Wala pa isang oras, ubos yung strawberry shortcake. And yun yung nagkatapok sa amin, nakilala kami dahil doon. Rap, sakto to. Kahit sa desserts, minsan, looks can be deceiving. Dahil ang mais na unang tingin, cake pala sa unang tikim. Yan lang naman ang dinadayong recipe ni Aching Lilian sa kanyang restaurant sa Pampanga. Sa isang, ilalagay mo nga yung sample ko yung flour. Opo. Ay yung mantikilya po. Mantikilya muna, okay. Yung butter, tapos flour. Tapos lutuin mo, tapos off the fire, lagay mo yung milk. And then, yung egg yolks, lagay mo na. Apat. Ilang egg yolks apat po ito? Yung mais naman po, ma'am? Nilagyan ko na lang ng mais. Okay. Kasi mais ang ano yan. Pero kung braso de Mercedes, wala nang mais. Opo. So yung 4 egg yolks po natin, imbis na maitapon yung egg whites, yan. Yun naman po yung gagawin natin sa merang. Okay. Noong 1918, tinuruyan ng mga to, yung mga Protestant missionaries sa Candaba para mag-convert sila sa religion, di ba? Okay. Katoliko tayo, from Katoliko mag-Protestante. Opo. Ngayon tinuruan nila ang mga tao doon na ganyan gumawa. Kailangan po parang bukol-bukol. Oo. I-oven na po natin. Wow! Yan na po yung feeling niya, yung palaman. Dolyo ko na po. And who would think, di ba, 1918? Ang laki po talaga ng role na ginagampanan ninyo in promoting local techniques, original heritage recipes na, eto, hindi ko alam na nag-exist. Perfect.